Thank you for that wonderful question. Of course, yung basic kasi, sometimes it is forgotten. Nag-shortcut yung mga bata. So, important, first of all, ma-enjoy nila yung basic. And then afterwards, makukuha mo yung ano eh, talagang... That's the foundation. Oh, yun yung foundation. Kumbaga sa isang building, ipinistart mo ng mahina yung foundation niya. Pag dumating yung mga sakuna or earthquake, like yung mga competition na, mababa yung foundation. So, maganda... Complete. Matibay. Yes, sa mga kabataan, siyempre, sila yung mga ano, eh, next PBA dito sa atin. Eh. So, continue lang nila yung ano, everyday practice, yung mga basics, yan, kasi mga fundamentals nga sabi nila. Kasi yun yung ano, eh, yun yung talaga ngayon, madadala nila agang paglaki nila. Kasi kahit kami, nag-PBA kami, yun pa rin eh, dumadam pa rin kami sa mga basic skills, basic fundamentals. Paulit-ulit mong gagawin yun eh, hanggang marating ka sa profession mo na marating. Kahit sa anong trabaho, di ba? Ganun talaga eh. Kailangan, tsaka dapat love mo yung ano, ginagawa mo. And always pray kay God. Dapat yung discipline mo nandun, di ba? So, sa mga kabataan na gusto maglaro ng basketball, yan, pagpatuloy nyo lang yung pangarap nyo kasi wala namang mawawala, di ba? Kung ano, kung hindi ba matupad, at least na-try nyo, di ba? Walang mababago. So, ayun lang. Thank you. Siyempre, marami kaming natutunan doon. So, sinishare namin sa mga kids. Actually, gumagawa din ako ng basketball clinic sa province eh, dun sa amin. So, malaking tulong na yon sa mga bata na matulungan namin, ma-share namin yung ano namin, knowledge namin, basics, like yung mga advanced din, mga matatanda. So, yun, masaya ako na-share ko yung ano ko, yung knowledge ko sa basketball. Nandito si PLDT Fast Break, nagbibigay sila ng mga free basketball clinics for the kids, and even hindi rin naman sa mga ibang basketball clinics, no, marami na tayong option na pwede natin matutunan yung basic basketball. Mga ex-PBA player, even the coaches, they can give the inputs para sa mga bata na talagang gusto at pinapangarap maging basketball player. So very lucky din yung mga bata ngayon sa panahon natin.